Are you guilty of working too hard? I have a message for you today that can be found in the book of Matthew chapter 6. Jesus said, huwag kayong mag-ipon ng mga bagay sa lupa. Na nasisira, nananakaw, at nahuhukay. Ang sabi ni Jesus, ang pag-ipunan ninyo ay ang mga bagay na makalangit sapagkat doon hindi ito masisira, hindi mahuhukay, at hindi kakainin ng tanga at ng mga uod. I was in a shop few days ago, and sa isang grocery, nakita ko yung lalaki, ang dami-dami niyang dalang toilet papers. Yung talagang bulto-bultuhan, hindi isa-isa. Ang dami-dami, siguro mga isang taong supply ng mga tissue paper ang kanyang nabili sa grocery na yon. I was asking myself, hindi naman pandemic ang diarrhea. Bakit ang dami-dami nilang toilet paper? You see, Jesus encouraged us to stock files, treasures in heaven. Dahil doon sa langit, walang uod, walang tanga, walang magnanaka, walang mga mangungutang. You see, sa loob ng maraming taon, maraming mga magulang, nagbago ang daigdig. Maraming ipinagbago. Isa dyan, alam mo kapatid? Maraming mga magulang ang naging abala, naging busy sa kanilang business, sa kanilang trabaho. Sa pag-a-abroad, hindi naman natin minamasama yan sapagkat kailangan talaga natin. However, ito ang sinasabi ko palagi mga kapatid. Kapag ang isang bagay na ginagawa mo ngayon ay nakapagpahiwalay sa iyo sa Diyos, ibig sabihin, hindi yan para sa Diyos. Kaya ang sinasabi ko kapatid, if you are guilty of working too hard without giving priority to the kingdom of God, you have to return. You have to repent and you have to ask forgiveness from the Lord. Kailangan mong ibalik ang iyong pamilya, ang iyong sigasig na makabalik sa gawain ng Panginoon. Sapagkat walang kwenta ang dami ng pera. Walang kwenta ang dami ng ang mga bahay na malalaki. Walang kwenta ang mga material na bagay sapagkat ang lahat ng yaan ay mawawala, ang sabi ni Jesus. Maraming mga pamilya, araw ng Linggo, nagiging holiday. Sa halip na maging holiday, nagiging holiday, picnic, swimming, birthday party. Okay yan eh. Pero, nawawala tayo sa focus. Ang tanging, ang ano sabi ng Ecclesiastes, ang kabuuang tungkulin ng tao kaya sa inabubuhay ay ang maglingkod sa Diyos. Pero maraming tao nakakalimot sa Diyos. You see, in the Old Testament, si Joshua ay nagkaroon ng declaration in the front of the Israelites. He said, choose for yourself this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kayo ba kapatid? Ikaw ba ng pamilya mo? Is that the same dogma? Is that the same mantra that you can say to yourselves that as for yourself and as for your family, you will serve the Lord? Or talagang busy lang tayo sa mga bagay na makalupa na kailangan tayo makaipon na makaipon na makaipon, and then at the end of the day wala namang nangyayari. Ang lahat ng nato sa lupa kapatid ay lilipas, ngunit ang mga bagay para sa langit, ito ay mananatili magpakailanman. Kaya itong sinasabi natin mga kapatid, mag-ipon tayo ng mga kayamanan sa langit upang ang Diyos ay matuwa sa atin, upang maibalik ang dating sigla, ang dating lakas, ang dating pag-ibig ng Panginoon. Huwag nating kalimutan ang paglilingkod sa Diyos. Paalam kapatid.